Maraming maraming salamat po, Boss Toy, sa tulong po na binigay niyo. Bati po kay Master, maraming maraming salamat po. Magandang araw mga ka-geng-geng. Nandito na naman po tayo ngayon sa pinakabagong episode ng Kapwa Ko, Geng-geng Ko. Ako nga po pala si Mayora Siege Tolentino, ang inyong lingkod. At syempre, mamaya makakasama po natin ang ating Master Geng-geng na si Boss Toyo. Para sa episode na ito, ang ating napiling tulungan sa mga nag-message sa page si Boss Toyo ay si Rowena Buscar, 19 years old, na may anak siyang 1 year old na merong skin asthma. Opo, si Rona Buscar, 19 years old, taga Antipolo City, may kalibin project at namatay po ang aking ama at ang aking ina naman po ay nawala sa kanyang sarili buhat po na pagkamatay ng aking ama. Nagkaroon po ako ng asawa si Mura, edad na 16 years old at nagkaroon po ako ng anak dito. At nagkaroon po ulit ako ng pangalawang pinakasama at tinanggap po niya ng buong buo ang aking anak. Nagkaroon po ng sakit ang aking anak na skin asthma at sumasaydan lamang po na construction worker ang aking pinakasama ngayon. At ngayon po ay nagbabakasakali po ako matulungan ninyo, Boss Toyo, upang bumaling po ang aking anak. Maraming maraming salamat. So bago natin tawagin si Rowena Buscar, ang ating kagengeng si Rowena Buscar, ay tatawagin po muna natin ang ating master geng-geng na si Boss Toyo. Yes. Right, sino si Rowena Buscar? Sino si Rowena Buscar? Rona Buscar ata. Rona pala. Rona. Rowena ako na Rowena. Napagaling mo talaga, si Mayora. Hindi ka na naman natulog. Mukhang nag-inom-inom ka na naman kagabi, Rowena. Wala na. Tapos tayo sa pag-iinom. Okay na ako. Happy-happy ka na naman dyan, Mayora. Alam mo na meron tayong programa ngayong araw na to. Wala na pinagagawa mo sa buhay mo. Okay, so... napanood ko kanina dito sa ating screen. Mm-hmm. Yung mensahe. Ni Rona Buscar. Rona, ha? Rona. Hindi Rowena. Pasensya na. Alright. Nawawala so, tayo. At yun nga, napanood nyo sa screen natin ang kanyang problema. So, sige, tawagin mo na yan si Rona so, Buscar. So, tawagin na natin ngayon si ating kagengeng na si Rona Buscar. Kaya pasok, kagengeng. Rona Buscar. Ikaw yun. Tapos asawa niya, asawa mo. So, ilan taon ka na ulit? 19 years old, taga Antipolo. Wala ka ng tatay at nanay. Tapos nawala ka sa sarili nung namatay yung tatay mo. Hindi po, si mama po. Ah, si mama mo. Kumbaga na parang napabayaan kayo nung nawala yung tatay nyo. Opo. Parang napabayaan. Opo. Bata ka, nagka 16. Opo. 16, saan ang unang panay mo? Ito po. Yan. Tapos... bali, ngayon, dalawa na ang anak mo, pero yung panganay mo... Anak niya. Tatlong babae. Opo. Tatlong babae. Opo. So, si brother, si kagengeng natin ay asawa mo ngayon. Opo. So, ayan, anak mo yan. Anak niya. Opo. So, ang galing mo. Dahil dyan, bilib ako sa'yo. Dahil kahit hindi mo siya... tinawa si baby, tawa ng tawa. Diba? Tuntuma sa'yo. Bilib ako sa'yo. Kasi, kahit ganun man... Bibihira ang mga ganyang lalaki, no? Tinatanggap mo na anak mo, yung anak niya sa pagkadalaga. Diba? Anong trabaho mo ngayon, kagengeng? Construction, extra. Pero ayan mo, baka pagdating ng ano, dire-diretso naman yan. So ngayon, ayan, may tatlo na yung anak mo at merong skin asthma. Kaya kayo nag-message dito. Yung iba ba bang anak, may sakit din na gano'n? Wala po. Siya lang po talaga. Siya lang talaga. Tinamot, cute-cute nito. Tawa ng tawa. So, kaya kayo lumapit sa ating programa dito sa Kapwa Ko, Geng-geng Ko para mapatingin natin yung anak nyo. So, sige, eksakto naman. At meron tayong si Master Geng-geng SM. Tayo muna. Gano'ng nakatagal yung condition niyan? Anong pangalan niya ni baby? Sabrina Janeline. Sabrina. Ilang taon na ulit siya? Dalawang taon po. Eto, ilang taon na to? 9 months po. 9 months. Yung isa? Wow. Ano po, 1 years old. Wow! 2, 1, 9. Sunod na! Ibang klase. Pero wala, ganun talaga. Panigmamahalan tayo. Pero as much as possible, huwag na muna. Tigil nyo muna hanggang ganyan na lang muna sa bunso para hindi kayo masyado mas lalong mahirapan. Diba? Hindi naman siya nangimasok tayo ng may buhay. Pero, syempre titingnan nyo din muna yung kakayahan bago tayo magkaroon ulit ng anak.
dahil napakahirap ng nakakaawa buhay. Nakakaawa kasi ang mga anak. Lalo na, diba? Yung ganyan. Alam niyo kasi yung anak ko nga rin may skin asthma, pero buti nga at napapagamot natin yung sa anak mo. Merang severe na. Diba? Nung malala na ba yan? Oh, wala doon silang nailalagay. Wala na po eh. Nila wala na. Buhinin. Sige. So ang problema natin, sa solusyonan natin ngayon mga kagengeng is yung pampagamot at pampacheck up. Papacheck up natin, tapos bibilan natin ng mga kailangan. Alright? So, syempre, ang ating Master Gengeng na si Master SM. Master Gengeng SM ay tatawagan natin para malaman natin kung ano ang ipapabot niyang tulong para sa inyong anak. Alright? At para sa inyong mag-asawa. So, ayan, tatawagan na natin si Master Gengeng. Master SM. So, tawagin natin siyang si Master SM. Alright? Hello, Master SM! Magandang araw na naman. Nandito naman tayo sa ating programa na Kapwa Ko, Geng-Geng Go. So, Master SM, Geng-Geng, meron tayo dito isang batang ina, tatlong anak, 19 years old. At ang nilalapit niya dito ay ang kanyang anak na 2 years old na merong severe na skin asthma at hindi na nakakapag-check up ulit at nakakapaglagay ng gamot. So, ayan, papakita ko sa inyo, Master SM. Ayan po yung bata. Ayan, ayan po. So, ayun, kumbaga kinawayan ka, Master SM. Nakita mo kinawayan ka ng bata. Hi. Nakakadurog ng puso makita yung mga ganong so ngayon, Master SM, tatawagan natin kasi meron na tayong nakausap na dermatologist para dito at doon natin siya ipapa-check up. Pwede na rin ba natin ilagay sa ating linya ang ating master, ang ating dermatologist para malaman kung ano dapat gawin dito sa kanilang anak. Ano ulit ang pangalan ng anak nyo? Sabrina po. Sabrina, taga Antipolo. Nakita mo, Master SM, 2 taon, tapos 3 yung anak, yung asawa, extra sa construction. Ikaw, anong trabaho mo na? Wala po. Wala. So, wala mag-aalaga sa mga anak. Kaya nga sabi ko sa inyo, tigil nyo na muna yung pag-aanak, ha? Dahil hindi biro ang mabuhay, ang magbigay ng buhay sa mga bata. Saan ang ating dermatologist? Kausapin na natin yan. Yung nakaraan ba na pa-check up nyo na yan? Hindi pa po. Hindi pa. Paano yung nalaman na may skin asthma? So, kailangan lang nila dito, Master SM, nakaraang buwan pa po yun eh. Pang pa-check up at pangbili ng gamot. Ano ba ang maluwag sa kalooban ng ating Master Gengeng na may bigay na tulong dito sa kanilang pamilya? Magkano ba pa gamot niyan? Check up, mga magkano check up? Magkano check up natin diyan? Sa mga natin. Magkano sabi sa derma? Wala pa po, tatawagan pa lang natin po. Akala ko na tanong na yung check up, sabi niyo. Siguro, mga check up nito, Master Gengeng SM, siguro mga 500 to 700 check up. Yung gamot, ang pamahid siguro. Yun ang mahal. Siguro, aabot siguro mga 5,000. Mga ganun, mga pang pahid niya, mga gamot, pang katikate, mga ganun. Sige, Gengeng, go muna. Go, magkano ang ibibigay natin ni Master SM? 5,000! Ayan, Miss Rowena, na anong masasabi mo kay Master Gengeng SM? Ayan, natawa na tawa yung baby, tinan ko. Ayan, ayun siya. Ayan. Hindi nakikita ng camera si Master SM. At palabas to, na hindi niya papakita, kayo lang ang nakakita kung sino si Master SM dahil gusto niya tumulong nang walang kapalit at walang mga pinopromote na kahit ano. Talagang gusto niya lang to kapartner ng ating kapwa ko, Geng-Geng ko. Gusto niya lang magbigay at mag-abot ng tulong dahil kumbaga pare-pares na galing din sa wala at ngayon maayos ang buhay. So gusto lang mag-return ng konting biyaya. So Master Geng-Geng SM, maraming salamat sa 5,000 na paabot mo para sa nila. Maraming salamat. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayan, makakatanggap kayo ng 5,000. So, tatawagin lang natin yung dermatologist para may assist kayo. Saan niyang dermatologist natin? Dito lang ba? San Paolo, Manila. Ang layo. Taga-Antipolo sila. Mm-mm. Hindi, parang mag... Online consultation. Online consultation. So, ayun. O, tingnan mo. Ano pa na itong baby na to? Tawa na ito. Okay, Rawa. May sugat. Oo. Ano nangyari? Kabul niya po sa akin. Naglalakad na siya? Hindi po, gapag. 9 months pa lang yan eh. Humahabol daw eh. So, ayun. So, mga kapwa ko, kagengeng ko, meron na naman tayong isang kagengeng na natulungan sa pamamagitan ng ating programa at syempre ni Master SM Gengeng. So, ulitin ko ulit. Itong programa na to ay para sa mga naghanap ng tulong at mga handang tumulong.
Sa ngayon, nandito sa screen, ilalabas namin sa screen yung contact number po ninyo. Para kasi, syempre, continuous yan eh. Ngayon, yung tulong na may bibigay namin ng programa at ni Master Gengeng SM ay panandalian lang. Alam naman natin yan, yung 5,000, isang bilyon lang yan ang mga gamot. Kung ano yung mga pamahid, kasi alam ko na medyo may kamahalan yan. Ngayon, para sa ating mga followers at may gininto ang puso, maaari din po kayong dumiretso sa kanila. Ilalagay po namin ang contact number nila. At kung gusto nyo pong tumulong ng gamot o kahit ano, nandito po ang programa namin at idirekta po namin kayo sa kanila para po sa mga karagdagang tulong na maaring matanggap po nila. So, ayan po, pwede din po kayong manawagan dito sa ating programa para, di ba, yung mga iba pa na gustong tumulong. Kasi alam naman natin, hindi yan isang bigayan lang. Hindi yan isang gamutan lang. Matagal yan. Lalo diba? Na isa lang ang nagtatrabaho para sa kanila. Oo, oh, diba? Structure. Siya lang may anong... So sana natulungan namin kayo kahit sa maliit na halaga. At maliit na malay mo naman, may tumulong pa na iba. Mm-hmm. O meron tayong dermatologist dyan. O ayan, baka meron tayong dermatologist na handang tumulong sa kanya. Kontakin nyo lang po ako si Bustoyo. Handa po ako na i-promote ang inyong clinic o kung ano pong nais nyo na gawin sa aking mga social media. Matulungan lang natin tong batang to. Alright, so iwan ko na kayo kay Mayora Siege at maraming salamat dito sa pagpunta po dito sa amin. O, tinatawa siya ng tawa. Tinan mo yung mga kao. Tinan mo ito. Anong gusto niyan? Anong gusto niyan? O, bigyan ito ng ano, panjalibi. Dagdagan ito ng panjalibi ito sila. O, magjalibi ito mamaya. Bukod doon sa 5,000, bigyan ni Boss Toyo. O, tinan mo. O, tinan mo ito. Jalibi, gusto niyo ng Jalibi? Ah, Jollibee. Jollibee kayo mamaya. Opo. Sayang, walang sayang laruan. So maraming salamat. Iwan ko na kayo kay Mayora Sidja. Maraming salamat. Ngayon, Rona, nalabigyan na kayo na nahandugan kayo ng 5,000. Malaking tulong na yun, di ba? Okay. Anong gusto niyong sabihin kay Boss Toyo at kay Boss SM? Maraming salamat po, Boss Toyo, sa tulong po na binigay niyo. Bati po kay Master, Maraming salamat po. Atay lang, Mayora Siege, eto na po si Doktora. Ay, si Doktor. Dok, maraming salamat po. Magandang araw sa pagpapaunlak. Ang patient po ay si Sabrina. Siya po ay 2 years old. Yes po. Eto po yung ating patient. Ayan po siya. Ayan po. Batang bata, 2 years old. Ayan. Saglit lang po sir. Titignan ko lang po yung inyong sinend na photo. Apa. Ito po. Alright. Kailan pa po nagsimula yung sakit ni Sabrina sa balat? Kailan daw po? Kapanganak po ba meron na? Simula po nung nag 1 years old po siya. Mula po nung nag 1 year old? Opo. 1 year old po, ano pong parte ng katawan ng unang-unang nagkaroon? Yung sa ulo po niya na para po siyang pigsa na masobrang laki. Bandang sa may batok po niya. Okay. So, ang maganda dito, simple lang siyang gamutin. Meron lang iiwan na gamot sa anit. Meron sa anit ng bata. 2 years old siya, ma'am, right? Opo. Okay. So, mas mabilis pag sa anit kasi 5 minuto lang iiwan yung gamot. Pero sa katawan, dahil siya ay 2 years old, iiwan overnight. So, magkaiba, ma'am, ha? Mas madali pong gamutin yung sa anit kasi yung sa anit, yung gamot natin, iiiwan natin siya. 5 minutes old na. Tapos banlaw na kagad. Pag ilalagay mo yung lotion na gamot, isipan nyo, para siyang kinoconditioner. Okay? Opo. Alright. So pagkatapos ipangit sa anit, iiwanan ng 5 minuto, tapos pabanlawan. Pero yung sa katawan, ipapahit ng alas 9 ng gabi, iiwan dun sa katawan, and then babanlawan kinabukasan ng alas 7. Overnight. Okay? Oh. Overnight. Sa buong katawan. So, makakasig na sabihan kayo ng doktor niya sa iba na ang sakit niya ay scabies. Hindi scabies ang sakit ng bata, ha? Hindi siya scabies, hindi siya, ano bang tawag dun sa Tagalog? Kurikong? Hindi siya galis. Galis. Di ba galis po yung doc, yung scabies? Parang ganon? Tama. Pero hindi, ha? Hindi ganon ang sakit ng bata. Ibang klase ng insect ang sakit niya. Ah, iba po pala ang sakit niya, doc. Anong sakit niya, doc? Anong sakit niya? Yung gantong mga... Pediculosis. O, dami natin natutunan kayo. Dok, ano po pangalan nyo para ilalagay natin yan dito sa ating programa? Sa ating dok na talaga nagpa-unlock sa atin na isang dermatologist, alam nyo?
Yung mga gantong doktor, bira. Hindi ko alam. Akala ko parang normal lang. Ako po pala si Bustolo. So, ayan. So, meron tayo. So, Dok, ano ba? Kasi balak nga namin na ipa-check up na. Ano ba to, online consultation lang tayo? Hindi ba namin siya pwedeng padala sa'yo? Para... Ano nga kayo, sir? Pag ipapadala? Opo, para ano rin siya, maresetahan na din. Or kung madadala naman yung reseta, Dok, pwede naman. Tapos, kami nang bahala din sa mga expenses na dyan sa consultation para lang mapano natin. So, ang parating yung tatandaan, di ba yung sakit ng bata para siyang nagsusugat-sugat sa anit, di ba? Opo. Okay. Ang, yung sugat-sugat sa anit, ang tawag natin dyan, impetigo or mamaso. Pero ang mamaso kasi, common yan na nagkakaroon tayo sa katawan. Masusugat yung katawan mo, magkakaroon ka ng bagyong sugat. Pero ang mamaso sa anit, ay komplikasyon ng pagkakaroon ng pediculosis, which is insekto. So, although meron siyang secondary infection, yung secondary infection niya ay clue lang dun sa primary problem niya, which is pediculosis. So, sa anit, pediculosis capitis, kasi hair. Sa katawan naman, pediculosis corporis, kasi katawan. Pero hindi siya scabies. Nagkataon lang pareho yung gamot. Okay. So ayun, di ba? Walang doktor, hindi natin malalaman talaga kung ano talaga ang sakit niya. At puro spekulasyon lang tayo na skin asthma. Sabi daw, skin asthma raw eh. Hindi po eh. Kasi usually po ang skin asthma, pwede naman siya talagang magkaroon ng skin asthma ngayon. Pero ang skin asthma, hindi yan nagsusugat ang anit. Opo. So you treat the primary problem first. Pag natanggal na natin yung infestation, yun yung namamahay na insekto sa balat niya, dalawang beses lang naman yung pinapahit yan eh. Kunyari, ipapahit mo ngayong August 9, ulitin mo, August 16, tapos na, wala na yung insekto. So, ayun, mga tatapos pala natin to, napagaling ni Doktor. Dok, gusto ko sana ako sakali kung kaya naman po, sige, online prescription, okay lang. Para mabili na natin yung gamot at mabigyan na natin sila ng pambili na gamot or sa clinic nyo, pwede naman natin ipag-grab. Pwede naman ano, pagkasulat ko ng gamot, isi-send ko po kaagad yung copy ng reseta natin here. Ayun, ay maraming salamat po, Dok. Nakakatuwa dahil meron tayong isang doktor na nandyan din para sa atin at tinanggap yung ating tawag dito sa kapwa ko, Geng-Geng ko. So maraming salamat, Dok. Ano po nga pala ang pangalan ni Dok? Hey, Wongs. Ano po? J. Wong. Letter D. Day Wong. Day Wong. Maraming salamat po, Dok. At bibigay ko po sa admin. Maraming salamat po ulit sa inyo. I'll just write the prescription and I'll send it here. Okay? Salamat po. Thank you po, Sir Day Wong. Pag-ingat. Oh, ayan. Ako, nabuhayan ako dahil hindi pala siya scabies at hindi pala siya skin asthma na matagal yung gamutan. Infestation pala yan. May mga insekto, may mga hanip na maliliit. So, magagamot na natin yan. So, masaya ako dahil nasagot na ng doktor ang ating katanungan. At gusto ko rin makita ang resulta after ng isang buwan. Padala niyo sa amin yung resulta after one month, si Baby Sabrina. Malay mo, pagka okay na siya, i-treat natin siya, pasyal natin yung mga anak mo. Alright, so... Maraming salamat. Iwan ko na kay Mayora. Thank you. Anong nararamdaman nyo ngayon na natulungan tayo ni Boss Toy at saka ni Boss SM? Ako po, sobrang saya ko po kasi gagaling na po yung anak ko. Diba? Kasi pag nakikita natin yung mga anak natin na nahihirapan, sobrang sakit para sa atin, diba? Tapos tatlo pa anak nyo. Dalawa yung sa inyo. Nasa inyong dalawa. Huwag ka nang umiyak. Dapat nga masaya ka ngayon eh. Diba? Magiging okay na yung anak mo. At ayan mga geng-geng, may natulungan na naman po tayo, si Rona Buscar. At sa mga gusto pa pong magpadala ng tulong para sa kanilang pamilya, ay ipa-flash na lang po namin dito ang kanilang contact number. Maraming salamat mga kageng-geng. At ako nga po pala si Mayora Siege Tolentino, ang inyong lingkod. At ito ang Kapwa Ko, Geng-Geng Ko, ang programang punong-puno ng puso.